bumabalik. Puso kong to'y baliw, baliw na baliw sa'yo. Hi guys! So, andito ako ngayon sa Quezon City at sinundo ko si Beshi Janelle dahil wala akong magawa. At naiinip ako, kaya naisip ko na makipagharutan na lang sa kanya at meron kaming idea. So, nauuso daw kasi ngayon yung mga prank call. So, manloloko kami ng tao. Manggugulo kami. Makikiuso kami sa mga nagpa-prank call. Pero itong prank na gagawin ko, eh medyo nakakabaka... Ano? Nakabahan. Oh my god, sorry. Nakakabahan ako, kinakabahan ako kasi yung ipaprank ko sobrang malapit sa puso ko at para ko na tong kapatid. Sana huwag siyang magalit at bigyan ko lang kayo ng konting background tungkol dito. Isa lang naman siyang multi-awarded actress. Nakakatakot yan, ha? Multi-awarded actress at ito ay child star din. Wow. So, handa na ba kayo kung sino yung ipaprank ko? Ang nag-iisang ultimate star, Miss Aiko Melendez! Good luck, babe! Ako! Oh my gosh! Nakabahan ko! Pero nung namit ko siya, ang bait-bait niya, diba? Babe, diba? Namit nung kamay ko! Ready ka na, go! Natatakot ako! Diyos ko, sana huwag niya akong kawain! Kaya mo yan, go! Okay, so... handa na ba kayo? Kinakabahan talaga ako. Maririnig kasi ako. Nag-creepy. Ba't di sumasagot? Hello? Hi, ate. Hi, what's up? Okay naman. Ito, medyo naguguluhan. Saan? Eh, kasi diba, alam mo naman, walang masyadong project. Na-stress ako ng konti. Anong balita? Anong may paglilingkod ko sa'yo? Hingin ko yung ano mo, tawag dyan, opinion mo. Kasi meron nag-o-offer sa'kin sa Thailand. Kaya lang, movie siya. So, parang sabi ko nga, big break ko naman yun dahil, syempre, pelikula yun, di ba? Kaya lang, ate, porn. Ay, puta. Anong gagawin ko? Anong porn? As in... porn as in all the way na parang indie film kasi siya na gay film. So all the way yung movie as in hubotobat. E naisip ko parang nagpo-post naman ako sa Instagram ko nang nakahubad ako. Kaya lang, ito kasi ate, ipapakita niya talaga yung ko, ipapakita niya yung... As in porn video siya, para siyang yung mga napapanood na porn sa XTube, yung mga ganon. Ano sa palagay mo tatanggapin ko? Medyo malaki naman yung offer. Kaya lang, nag-iisip nga ako, sabi ko, itatanong ko muna sa'yo kung dapat ba ako mag-take ng risk na maghubutubad ako bilang actor. Okay ba yon? Part ba yun ng pagiging artista? Sino kasama mo? And sino director? Yung director from Thailand eh. Kasi Thai film siya. So parang yung actor, eh, indie actor din sa Thailand. Saan papalabas? Sa Thailand. Pero sa Pilipinas, hindi. Hindi naman. Kaya lang syempre ate, di ba, baka malaman din ng mga tao dito or makita rin nila. Pero malaki naman talaga yung offer. Kaya lang kinakabahan ako kasi syempre, alam mo yun, parang porn. Sa tingin mo, okay lang ba sa image ko yun? Ano ba plano sa inyo ng Viva to begin with? Kasi you have to ask them also kung ano doon nakapirma ko sa kanila. Yun nga eh, tinatawagan ko kanina, hindi pa. Kaya lang, minamadali naman ako ng producer na mag, tawag dito, magbigay ng feedback kung itutuloy ko ba yung movie, yung ang indie film. So sabi ko, wait lang din, may tatanungin lang akong tao, tapos tatawag din ako sa management ko, kasi nga syempre, nakasign ako sa Viva, and also, nag-record na ako ng single ko, diba, inaayos lang nila, so baka mamaya, maka-affect yun sa akin, dahil nga, porn yung movie na gagawin ko, plus nagba-vlog ako ngayon, so parang, imaginein mo naman yung
hubutubad ako at labas daw talaging ari ko. Ganyan ba yun? Natatense lang kasi ako. Dapat kasi may go-signal kang sa Viva kasi pwede kang mag-demanda ng breach of contract. Kasi kahit sa Thailand papalabas yan, you have to tell them kung ano yung gagawin mo, di ba? So, ikaw, sa tingin mo ba magiging komportable kang gagawin yan? Sa akin ate, kung ito yung magbibigay ng big break, why not? Kaya lang, tinatanong kita kasi syempre ikaw yung mas matagal sa industriya eh. Parang mas alam mo kung dapat ba ako mag-risk o mag-antay na lang ako dahil, di ba, baka pwede naman na niluluto lang nila yung mga para sa akin. Baka naman masyado ako nape-pressure. Kung gagawin mo yan dahil yan ang break mo, kaya nga unang tanong ko sa'yo, saan ipapalabas yan? Sa Thailand? O sa Thailand yan, hindi yan sa Pilipinas. Dito ka sa Pilipinas, pumirma ng contract. So hindi mo consider yan na break para sa pagiging artista mo dito sa Pilipinas. Kasi hindi naman yan papalabas dito eh. Oo. Pero ikaw ba ate, nagkaroon ka ng mga offer na ganyan? Yung parang mga kubutubad na pelikula dati? Mga Seiko films, ganyan, Regal? Sexy, pero hindi porn. Yung mga kissing sing lang, ganun, yun lang. Paano kung offeran ka nila ngayon, tapos kayo ni... Gago ka ba? Sinama-sama mo pa, hayop ka. Gulong-gulo lang yung isip ko. Tsaka ate kasi, ito na yung mas nakakainis na part. Kasi nga, ang gusto nila, di ba, gay movie siya. So, may partner ako na guy, tapos meron ding tomboy. So, yung isa-sex ko talaga, hindi naman lalaki, babae. Ay, nakakaloka. Maganda yung story, ha? Maganda naman yung story, ha? Na parang, tawag dito, magmi-meet kami sa isang karinderiya sa Thailand. Tapos dun mag-start yung love story namin na mauuwi sa, para mag-best friend kami na mai-love kami sa isa't isa. Up until malalaman ko na yung ex-boyfriend ko pala, kapatid niya. Wow. Oo, parang ganun. So yun yung, hindi ko kayang... Diba? Tapos, babae yung isa-sex ko, parang baka kilabutan ako dun eh. Alam mo namang straight ako, straight bakla. Pero kasi kung gagawin mo yun for work lang, then, you know, that's a challenge for you na gawin sa babae. So ikaw ate, kung offeran ka na makipag-sex ka sa kapwa mo babae, okay lang? Kung ano, if it would have been offered to me earlier day on sa career ko. Yung ano, yung wala ka pang anak, yung mga ganon, yung wala ka pang poprotektahan na tao. Tama naman. Oo, diba? Kasi, syempre ngayon at this point of, ano, in time, I have a son. Diba? Tama. So ikaw, baby, tanuin mo Viva, kasi, silang makakaalam, ano bang plano nila sa'yo exactly? You know, baka ngayon kaya ka nagdadalawang isip kasi syempre kailangan mo din ng bread and butter, di ba? Totoo ate, gipit nga ako ngayon eh, may 3,000 ka ba dyan? Sige, bukas, i-deposit ko sa'yo. Medyo gipit ako. Ate, pero gusto ko lang sabihin sa'yo na alam mo naman nagva-vlog ako ngayon, di ba? Oo, di ba pinapanood ko nga, di ba? Oo, mag-hi ka naman sa mga nanonood kasi prank call lang to. Kasi pinaprank lang kita ate, mag-hi ka naman sa mga nanonood ng vlog ko. Seryoso ka sa mga reaction mo. Kasama ko si Janelle ngayon. Tapos sabi ko, kanina ko pa inaantay yung reply mo. Kasi nga ipaprank call kita. Hello, gago kayo. Hello. Hello. Hello po. Sumutan ko yan si Janelle pag isa. Nagpipigil nga po ako dito sa akin. Like pa naman ako ng like sa mga posts niya. I love you po. Nakakata. So guys, ayan po, na prank call natin ang aking sobrang mahal na ate na si Ate Aiko Melendez. Ate, invite mo naman sila sa iyong movie na palabas na soon. Paano ako makaka-bounce back naman na pagkatapos nitong lahat? Ang gagawin mo, diba? Pero I love you ate kasi concerned ka talaga sa akin.
at least alam mo talagang true ano diba? Si ate. Ano naisip ko yung ano, yung management team mo. Alamin naman din yung tao ako, diba? Ay, nakaka-touch yun. Nakakatawa kasi pinatulan niya talaga. Kabang-kaba pa ako, sabi ko, hindi ko alam kung maniniwala siya kasi siyempre, actress to. So alam niyo pa nagsisinungaling ako, in fairness, nadala ka doon. Nakakaloka. Ate, imbitahan mo sila sa movie mo. Ewan ko sa inyong dalawa. Meron akong film fest entry. Hindi po ito porn. Family drama po ito. Kasama ko po si Mr. Eddie Garcia, si Tita Gloria Romero, Sunshine Deason, and Mr. Tirso Cruz. Directed by Joel Lamangan. Wow, si Direk Joel. Diyos ko, nakakatakot. Oo, diba? Actingan to at hindi porn. I love you, ate. Love you, Janelle. Love you. Thank you. See you both soon. Thank all right, you. Bye-bye. Thank you, po. Bye-bye. Oh, my God. At saka naramdaman ko yung pagmamahal ng ate ko talaga sa akin. Oo, as in, as diba? As in parang ano siya at tanungin mo yung Viva. Oh, it's like mo muna saka kung para hindi, sa career mo to. Hindi break yan kasi sa Thailand. Grabe na. Nakita niyo naman isang multi-awarded actress ang na-prank natin ngayon. Oh my gosh, hindi ako mahinga. As in, I swear, hindi po ako mahinga. Tawan-tawa lang ako kasi talaga naniniwala siya yung reaction niya. Oo, kanina pa natin kasi siya inaantay, diba? Kanina ko ba po inaantay yung reply niya para matawagan siya. So finally, napag-tripan ko na rin siya. First prank namin. Oh my God! So once again guys, maraming salamat po sa lahat ng nanood sa kanika nilang mga tahanan. Yeah. At sana po ay supportahan nyo ang aming vlog na What's In There. At syempre ako po, yung vlog ko, ang YouTube channel ko, huwag nyo pong kalimutan i-follow at i-subscribe ang aking, i-subscribe ang aking YouTube channel. At syempre, you can follow me on Facebook, Instagram, and Twitter. Yes, mga nanonood dyan, saan mo kayo sulok ng mundo, subscribe, like, and follow na What's In Their PH. Tsaka yung sa akin din, Donnell D. So yun. Oh, Janelle T. Nakawala ko sa muli mo. Oh my God. Salamat po. Till next time.